na pagbisita ni Senador Bongo sa Super Health Center sa Arakan, North Cotabato ay pagpanawagan din niya ng bigyan ng prioridad ang mental health sa bansa. A detalye sa ulat na ito. Sa personal na pagbisita ni Senador Christopher Bongo para sa pag nanawagan ng senador para sa karagdagang government intervention, partikular sa psychological assistance and support para sa bawat Pilipino. Hinikaya din niya ang bawat mamamayan na gawing prioridad ang mental health at huwag itong baliwalain. Marami pong na-depress, marami pong talagang tinamaan po nung panahon ng pandemya. Hindi natin may pagkakaila yan. Naapektado po tayo, lalo na po yung mga na-quarantine, hirap silang mag-adjust. Paliwanag ni Ko, marami sa mga Pilipino ang nakaranas ng pagkawala, hindi lang ng kanilang kabuhayan, gayon din ang kanilang mga mahal sa buhay. Maraming nawalan ng trabaho, maraming nawalan po ng mahal sa buhay. Yun po ang pinaka masakit doon, yung mawalan ka ng mahal sa buhay. Kaya importante po sa akin ang mga mental health program. Bilang Senate Committee on Health Chair, naghayag ng patuloy na pagsuporta si Senador Ko sa mga programa ng pamahalaan na nakatutok sa mental health. Dagdag pa ng opisyal, dapat mabigyan ng prioridad ang paglalaan ng sapat na pundo, lalo na at maipasok ito para sa 2023 national budget. Nagkaroon tayo ng budget allocation for 2022 ng 568 million for 2022, and it will be increased to 1 billion sa 2023 sa NEP. Kaya sinusuportahan ko po ito bilang committee chair on health, ito mga mental health programs ng ating gobyerno. Importante gud tayo. Labo na apektado gud kay ta aning pandemya ang atong paghunahuna at naglisod gud ang Pilipino. Para mapagbigay at mapaabot ang tulong para sa mental health intervention at care mula sa gobyerno, ay pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang RA-11036 o ang Philippine Mental Health Act. Ayon sa batas, magbubuo ito ng National Mental Health Policy na direktang tututok sa mental health ng buong populasyon ng bansa. Layunin itong makapaghatid ng mental health services, lalo na sa barangay level, at maisama rin dito ang iba't ibang programa na aabot sa grassroots level. Naglalayon din itong makapagpatayo at mapaunlad ang mga mental health facilities at maibahagi ang mental health education sa mga paaralan at opisina. Last October 3, nag-hearing niya sa Senado, inihikayat ko na magkaroon ng sapat na pondo para sa ating mental health programs. Importante po ang mental health programs ng ating gobyerno.